Positively Delivers, this is Dr. Gigi di Sunga from Making Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. And doon sa mga kabisado na daw ang aking intro, maray salamat. So that means, live po kayo nanonood na YouTube channel. It's holiday today, election. So mag-vlog muna tayo bago tayo malis. At abang nag-vlog, syempre, samahan natin ng coffee. Ito yung paborito ko pong point ng buhay ko. Nagko-coffee, nagbabasa ng mga books, at ngayon nadagdagan pa, at siyempre nagsusulat, nadagdagan pa, nagbablog. So, ganun talaga. Mga blessing ni Lord yan, and nagpapasalamat ako dahil ginagamit po ako ng Panginoon to help people, to be inspired, and to influence people, to change their habits, to change their life on how to advance their finances and how to become successful. Alright, so ganito. Simulan na po natin. Ang sharing ko ngayon is galing po kay Pastor Bong Saguing from CCF. I think Quezon City, yeah. May church po siya doon. Meron ding time sa buhay ko na when I work in Manila for 1 year, nag-work po ako sa Manila. Doon ako ma-attend kay Pastor Bong at nakaka-inspired. At nakita ko yung YouTube niya, natagpuan ko. Kaya nagpapasalamat ako. Hello, Pastor Bong Saguing. So, ito po yung financial tips niya. Ito, 5 Habits for Financial Success by Pastor Bong Saguing. So, gusto ko i-share sa inyo yung 5. Yung money. So, acrostic. Or yung ginawa niya yung M-O-N-E-Y. Kaya 5. Okay, so in-spell out natin yung money. So, simulan na po natin. The 5 Habits of Financial Success of People. By the way, bago tayo mag-start, babati pa rin tayo ng Happy Mother's Day sa lahat. Mula sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Nagpapa-special bati. Ang aming letter D na nasa US, Ati Deb. Happy Mother's Day. Ngayon pa lang yan nagsa-celebrate. Yan ang number one fan ko sa US. 7 times na daw pinapanood ang aking mga videos. Maraming salamat. Ayan. And sa iba pa namin kamag-anak sa iba't ibang bansa, Happy Mother's Day. And sa lahat ng mga delivers natin. Doon sa hindi ko po nabasa na nag-message sa pahumani, nagkaroon ng technical problem. Pwede nyo po ulit i-type sa baba ang pangalan ng yung nanay. Then I will be reading in my next video. Alright, 5 Habits of Financial Success. Simulan natin. Letter M tayo. Okay, so M, manage it. Yan. So, yung pera daw po na meron ka ngayon, yan po ay minamanage. Okay? So, yung pera, hindi siya basta-basta ginagastos. Pag dumating sa'yo yung pera, you try to manage it. So, pag minanage mo daw siya, okay, when you manage money, that means meron kang record. Diba? So, lahat ng bagay na minamanage natin, diba, nililista natin, anong gagawin mo, diba? In and out ng pera mo. Kung magkano yung in at magkano yung out. So, paano ba gagawin yung how to manage your money? Okay, so, sabi ni Pastor Bong Saguing is, record your money. Okay? Dapat alam mo kung magkano yung na-receive mo, okay, ng buwan na yon at kung magkano yung na-out mo. Whether ikaw ay estudyante, whether ikaw ay may negosyo, or whether ikaw ay empleyado, so dapat naka-record po ang yung pera. Alam mo yung in, alam mo yung out. Kaya parang naano ka ni kahapon, na-challenge ako kay Pastor eh. Nagre-record ako ng mga pera, yung mga sa seminar natin, sa YouTube channel natin, plus sweldo natin. So, re-record natin yon. Hindi lang ganun ka-detalye. So, na ano ako kahapon. So, naglagay tayo ngayon. Salamat, Pastora. So, yan. So, naggawa tayo. Yan po ang sa seminar natin. Ito ang sa YouTube. Yan. So, meron na tayo ngayon. Inirearrange ko lang yung aking pagkakahati-hati ng ating mga kayamanan. So, yun yung dapat natin gawin. Kung ikaw ay ordinary empleyado, kaya OFW, so may listahan ka. Diba, natanggap mo, 15,000, so saan napunta yan, di ba? Kasi minsan nagugulat na lang tayo, ba't wala na akong pera? Nagulat ka, wala ang pera, kasi nga dahil mo ginastos na hindi mo naman dapat ginastos. Unlike kung meron kang listahan na dapat mo pagdadala ng pera mo, eh, hindi mo tatanong sa sarili mo, ba't wala ka ng pera? Bakit 2 days before sweldo, wala ka ng pera? Di ba, meron nga po akong blog o article, bakit hindi umaabot ang pera mo?
prior na sweldo. Di ba marami pong gano'n, hindi maabot yung mga pera nila. 3 days pa, wala na silang pera. Kasi nga, hindi natin na ma-manage yung pera natin. So, you have to manage your money. Keep a good accounting of your money. Hindi naman kailangan na accountant ka eh. Magsulat ka lang. So, ako nagsulat. The simplest way I can. So, marami pa formula ako nababasa. Pero, simply na ginawa ko. So, for example, naka-isang seminar po ako, 10,000, okay? Ang rate. So, 10%, tithes, 10%. Sige, sabihin ko na sa inyo. Okay. Ito po. Okay? So, 10% tithes, 25% expenses. May expenses po kasi ako pag-seminar. Transportation, assistant ko, plus si mother. Sinasama ko sa expenses. May share si mother. Insurance, ito po yung, meron kasi ako insurance na kinuha ko siya because of my seminar. So, nagbibigay po ako doon. Then co-op, that's my investment. 20% doon sa insurance, 20% doon sa co-op po na sinalian ko. Parang yun yung savings nitong seminar ko. Then 20%, of course, I have to pay myself because I have to buy clothes, I have to buy shoes, I have to buy many things, okay? Para naman magbuka tayong presentable lagi. And 5% for the operations. For example, meron kang i-treat na principal, i-treat na manager, so doon po natin kukunin yan. Okay? Sa YouTube naman po, sa YouTube channel naman natin, of course, 10% tithes natin. Meron po akong isang item na binabayaran, that's 16%. Insurance, kinuha ko siya ng investments. Investment sa isang insurance company, that's 18%. Yun. Then, pinamibigay sa mga kapatid ko, sa mga nanay ko, may mga percentage po sila, 14%. So, hindi natin sinosolo ang mga blessing ni Lord. At ang sweldo po sa akin ay 14%. I have to get salary sa yung YouTube. Expenses ko 50%, yung nagbabayad edit and everything. Nag-ipon tayo para ma-upgrade natin ang ating mga gadgets sa vlogging. And BPI, ito yung investment natin, 13%. So, yun yung hatian ng ating mga bagay, diba? So, magalang may ganun tayo. Kahit hindi pa ganun kalaki ang pera natin, start na natin. Hindi pa ganun kadami, pero at least pag-establish na yan, pag numami pera mo, mas masisinop yung pera mo, mas mamamanage mo. Okay? And letter O po is, ayan, outline your spending. Ayan. So, may budget ka. Yun po sinabi ko yun, accounting yun, ano po yun, percentage. Okay? For example, yung sa sweldo mo, 70%. Okay? 70%, yun yung nakalat sa expenses mo. Yun ang i-budget mo. Saan mapupunta yung 70%? So, you outline your spending. Anong bibilin mo? Yun na yung detalye. Okay? Yun na yung detalye nung ito na, pangbayad sa bills, pambayad sa contribution mo sa bahay, food mo outside, something like that. So, load mo, di ba? Binabayarin din natin, internet mo sa bahay. So, yun na yung detalye. So, you have to make a budget. Ito po yung binanggit ko kanina na para nung pagka meron sa'yo yung bigla na lang nagaya, pag tinira mo, ay wala sa budget ko kasi iniipon ko pa yan eh, di ba? Yung mga gusto mag-mall, hindi po masama yan kasi we have to enjoy that eh. Yung mga gusto kumain sa labas, blessing ni Lord yan eh. Kailangan na-enjoy din natin yan. Again, hindi ko po, ako ayoko nang sinasabi na huwag kang mag-coffee sa Starbucks. Ayoko nang sinasabi yon. Yung huwag kang mag-mall, ayoko din po sinasabi yon. Kasi ayoko i-deprive yung sarili natin do sa mga biyayang pinagkaloob ng Diyos sa paligid natin. That's for everyone, that's for everybody. So, dapat lang napuntin kong gawin ay mag-ipon ka para makapunta ka dun sa lugar na gusto mong puntaan, di ba? So, hindi naman niya kasi weekly eh, monthly. Kung gusto mong mag-SM, every payday, mag-ipon ka ng 1,000, di ba? So, after 2 months, meron kang 4,000, di ba? So, pwede ka lang bumili. So, ang sinasabi ko lang po, may time. May time kung kailan ka bibili. So, that's letter O. And letter N is nest to save. Ayan. Save for the future. So, dapat nagsisave tayo. Huwag nating tanggalin sa sistema natin yan. Ito kasi minsan yung problema na, na hindi na ituro sa atin lagi, di ba? Hindi ko alam, saan ba yung mali? Hindi pa na ituro sa bahay? Hindi pa na ituro sa school? Hindi na ituro ng mga kaibigan natin na yung pagsisave sa... Kung walang nagturo sa atin, simulan na po natin ngayon. Simulan natin mag-save. Nag-share din si Pastor Bong, sabi niya. Sharing niya sa mga anak niya, kung meron silang 10 pesos, yung 10 sa savings, 10
yung piso sa tights, piso sa savings, piso sa summer, parang ganon. So may budgeting, may saving na nakalaan, di ba? So kung kayo po ngayon ay mother or father na nanonood sa akin, inculcate natin sa ating mga anak yan na dapat may savings sila, nagsisave sila ng pera, okay? So doon naman sa mga walang nagturo sa atin, eto na, narinig mo na. So lagi mong isama sa budget, isama sa sistema yung pagsisave. Naalala ko yung kapitbahay namin, sabi niya, pag daw nagtanong siya, sino sa lahat ng mga empleyado ang nagtatabi kahit 200 lang every payday. Siguro, madaming walang nagtatabi, di ba? So, mapunta tayo dun sa dapat nagsisave tayo ng pera. Okay. So, M-O-N-E na tayo. Embrace Tithing Principle. Ito yung kung ano man ang tawag natin dito, okay, yung pagbibigay para sa Panginoon. Kasama yan eh, principle yan eh. Kaya natin sinabing principle yan, eh, merong mga ano yan, merong mga bakit mo siya dapat gawin at anong mangyayari pag ginawa mo siya. Ako, nasubukan ko na po, pag nagtapat ka sa Panginoon ng pagbibigay sa kanya, unahin mo siya. Totoo yung ano eh, yung bubuksan niya yung durungawa ng langit at para hindi magka-cash yung pera mo, di ba? Hindi siya literal na ganon, pero magugulat ka, ang dami mong dumarating na pera sa'yo, ang daming sources. Like my YouTube channel, sabi ko, Lord, salamat. Kasi hindi ko na-expect that I'll be being paid, that, you know, that YouTube will be paying me ng something, that amount na, para sa akin, it's too early para mabayaran ako ng ganon. Pero blessing ni Lord yun eh. Blessing niya yun sa akin. So, darating yung point sa buhay mo na si Lord magpapadala sa'yo ng mga blessing. Yung minsan magugulat ka na lang, hey Lord, salamat, di ba? Okay, so you nest to save, di ba? So mag-save tayo or mag-invest tayo, di ba? Okay? So kailangan meron tayo niyang dalawang bagay. It's either you're saving or you're saving. Nag-save ka para mag-invest. Alright, and letter, yon, letter E na tayo, di ba? Tithing natin. And M-O-N-E and Y, last natin is yield first before enjoying it. Ito, maganda to. Yield first before enjoying it. Kung meron kayong Bible, so Proverbs 24:27 po, napakaganda po niyan. Proverbs 24:27. Sige, basahin na po natin. Ito maganda para makita natin saan ba talaga. Ito yung maganda po tong prinsipyo. Bago ka kumuha ng kotse, bago ka mag-loan ng bahay, bago ka mag-loan ng kotse, so, ito muna yung ating dapat maging principle. 24 verse 27 po. Ito yung sinasabi doon, okay. Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. So, i-prepare mo muna daw yung field mo, bago yung, before you buy house, before your house. So, ganito. I-prepare mo muna, okay, yung magiging sources. Kasi pag field, ibig sabihin, pag mabukid yan, dyan manggagaling yung kita mo, di ba? Okay? So, pag na-prepare mo na yan, pwede ka na kumuha ng bahay. Yung bahay, it's a symbol of anything na asset na pwede mong kuhanin, di ba? So, pag na-prepare mo na, saka ka kumuha. Okay? Ganito. Pag alam mo na may pagkukuhanan ka na, dun ka mag-car loan. Okay? Pag alam mo na may pagkukuha na ka na ng pera, dun ka kumuha ng cellphone na payable ng 2 years. Okay? Pag alam mo na may pagkukuhanan ka, dun ka kumuha nung, dun ka mag-loan ng housing, something like that. So ganun. I-prepare mo muna yung field. Okay? Then, buy your own house. Prefer the source, okay? Then, buy the things na gusto mong gawin. Okay? So, yan yung 5 habits for financial success na sinir sa atin ni Pastor Bong Saging ng CCF. Okay, so please share this video sa mga iba nating friends para makatulong tayo on how to handle their finances, on how to buy things, okay, and how to, you know, kailan bibili ng mga ganitong gadgets, diba? So, mahalaga matulungan natin sila, pati mga kaibigan nating OFW at ang family nila dito. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day, and let's go!